Magandang araw po sa lahat ng senior citizen, maging sa mga SSS at GSIS pensioners. Ating talakayin sa bidyong ito ang naging hearing ng DSWD sa House Committee on Appropriation ukol sa 2023 proposed budget na kung saan ay tinalakay ang Universal Social Pension. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Secretary, may tanong lang po ako. Sa social pension po ng mga senior citizen, almost 20 to 30% lang po ng mga senior citizen sa buong Pilipinas ang nabibigyan natin ng social pension. Pag ikaw po umabot ng 60 years old, tulad po sa amin sa Zambales, ang talagang bilang ng senior citizen sa amin is nasa 120,000 plus. Pero ang nabibigyan ng pension sa amin is almost 30,000 plus. Tanong ko lang, Secretary, hindi po ba mas maganda kung bigyan po natin lahat ng mga senior citizen natin ng pension? Lalong-lalo na po ngayon, nagkaroon po ng batas na dagdagan ng 1,000, naging 1,000 pesos per month imbis na 500. Eh hindi po ba mas maganda kung bigyan muna natin yung mga hindi pa nabibigyan ng 500 pesos na pension? Kasi po, naging mayor po ako ng 10 na taon, nag-start po yan nung last term ko. Sa bigayan ng social pension, marami pong umiiyak ng mga senior citizen pagkatapos pong nakakakuha yung iba. Ano po inyong masasabi rito, Secretary? Your Honor, Madam Chair, sangayon po ako sa inyo pong sinabi. Maging aking ina po ay senior citizen na rin. Maging yung aking pong mga nakatatandang mga kapatid ay senior citizen na rin. Subalit, meron po kasing nasa batas po kasi, Your Honor, Madam Chair, na yung qualifications po nila, kung inyo po mamarapatin, tulad po ng isa dapat ay 60 years old and above, tama po kayo. Nariyan din po na dapat may disability, mahina na, at may sakit. At wala pong natatanggap sa GSIS, SSS, veterans, AFP, or anumang ayuda or pension mula po sa pamahalaan, Your Honor. At wala pong permanent source of income. Wala po talagang kinikita o yung ibubuhay sa kanya. At wala rin po suporta mula po sa pamilya. Yun po, Your Honor, ang mga qualifications. So, kung meron po siyang pension, AFP, PNP, or sa SS, at meron naman pong tumutulong sa kanya na pamilya, kaya ina-assess po, Your Honor, ang bawat senior citizen po na mag-a-apply po ng SOCPEN, kung tawagin namin, Your Honor. Yun nga po yung diferensya, Madam Speaker, Secretary. Siyempre, mga senior citizen na po natin yan, minsan po hindi po nila naiintindihan yan, hindi po nila nauunawaan yan. Ang nauunawaan lang nila is wala silang natatanggap. Talagang sobrang bigat po rin sa puso ko nung ako yung naging mayor na hindi lahat makakatanggap. So sana po, kung inyong mamarapatin, makikipagtulungan po sana ako o kami sa inyo para baguhin po sana natin yung nasa batas, amiyandahan yung nasa batas para mas marami po tayo mga senior citizen na matulungan. Kasi po, sa totoo lang, hindi po nila nauunawaan yung ating mga ibinibigay na pasubali na kung saan hindi sila makakakuha ng ating social pension, sir. Madam Chair, Your Honor, kaisa niyo po ako roon. Araw-araw po sa tuwing papasok po sa opisina, may pila ho dyan sa aming tanggapan. Mga senior citizens po, humihingi po ng medical, burial assistance. Ilalapit po eh. Pag tinatanong ko, merong wala ho eh. Sabi nga, wala ho ko natatanggap. So, medyo masakit ho sa puso. I mean, nakakalungkot ho eh. Halos maiyak. Pero, yun nga po kasi lang sabi na ba, siguro ho, sangayon po ako kung meron ho tayong para reviewin po yung batas na ito. Kasama niyo po kami, Your Honor, all the way. Thank you, sir. Sa talakayang ito, ano po ang reaksyon ng ating mga senior citizen? Tama lang ba na isa batas na ang Universal Social Pension
para lahat na ng senior citizen ay makatanggap ng pension mula sa national government, SSS o GSIS pensioners ka man, i-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.